Lahat halos na nakikita ko dito sa Bukidnon, sobrang gaganda. Katulad na lang nitong Manolo Forte. Lawak at napakakulay pa nga nitong kanilang plaza, kaya naman hindi mo maiiwasan na hindi ka talaga titigil. Sama-sama na nga dito yung kanilang church, playground, at meron din nga mga basketball court. Mas mai-enjoy dito ng mga bata, lalo na napakalaki nga ng kanilang playground. Punta nga kami ngayon sa Dahilayan at doon nga kami mag-i-stay ngayong gabi. Mukha nga makarating ng Dahilayan ay madadaan nga itong Camp Phillips kung saan nandito yung Del Monte Pineapple Plantation. Ayan, nga dinadaanan namin ay puro nga pinya. Yan. Katapos nga namin ang halos 2 oras na pagbibiyahe, ayan nga, tarating na kami dito sa Dahilayan. Dito nga kami ngayon mag-i-stay sa Pine Grove Mountain Lodge. Sa loob na nga yan mismo ng Dahilayan Adventure Park. Mas pinili nga yan namin para nga hindi na kami lumayo kapag nagra-rides kami. Marami din naman dito pwedeng pag-i-stayan. Halos nga ng mga nadaanan namin ay mga resort din. Ito na nga yung pinili namin dahil nga pag dito ka nag-stay, libre na nga yung iyong entrance fee. Then may mga discount pa sa mga rides nila. After namin mag-check-in, pinasok lang namin yung mga gamit, nagpahinga ng konti at lumabas na nga ulit. May excited na nga bata na mag-zipline kaya naman pumunta na nga kami doon sa bilihan ng ticket. Ayan pala yung mga rates nila. Si Pawpaw sa 320 meters na zipline lang siya pwede. Kami naman ni Mod, yung Razorback double round lang yung kinuha namin dahil ito na nga lang yung hindi namin natatry dito. Padalawang beses na pala namin ni Mod dito sa Dahilayan. At hindi ko nga alam, wala pa nga atang Razorback dati nung pumunta kami dito. Pagkabili nga ng ticket, pumila lang kami dito sa may harness counter. Dito magsusuot ng helmet at lalagyan ka na nga ng harness. Katuwa nga tingnan si Pawpaw at excited na excited nga. May pag-request pa yan na purple harness daw ang gusto niya. Sobrang behave pa nga ng batuta at may pagtaas pa nga ng kamay. After mo nga malagyan ng harness, pupunta ka na doon kung saan ka nga ibibitin. Isasalbit lang yung mga ikinabit sa'yo ng harness, ganon. Nung una, medyo kinakabahan ako kasi baka matakot si Pawpaw pag nasa taas na kami. Pero wala pa lang ganon. Sobrang tuwan-tuwa pa nga at may pagsigaw pa ng so much fun nga daw. Buti na nga lang hindi nahawahan ng pagkaduwang ng tatay niya. Charot. Gusto pa nga sakyan yung pinakamahabing zipline, hindi nga lang siya talaga doon pwede. Pwede nga siya dun isa kay sa pinakamahabang zipline. Piling ko hindi naman tumatatakot si Pawpaw at tuwang-tuwa pa nga. Pagkababa nga namin dyan, dire-diretso na nga siya ulit paakyat at gusto nga umulit pa nga ulit mag-zipline. Wala man lang kinakatakutan itong batang to, mukha naman pupulubuhin kami sa kabibili ng ticket. Charot. Pagbalik nga namin sa taas, sumakay naman kami sa shuttle para nga ihatid kami dun sa susunod namin na sasakyan. Medyo malayo ngayon at naandun pa nga sa taas kaya kailangan mo talagang sumakay ng shuttle. Kami na nga muna ang sumakay at si Pawpaw ay iniwan nga namin kay ninang niya. At bago nga kami sumakay dito, ang ganda nga ng usapan namin mag-asawa. Yung sabay kami, huwag niyang bibilisan yung paandar. Pero huwag ka pagkaupo at pagkaandar, nakalimutan na ako. Napakabilis niya at iniwan na talaga ako. Ganitong pagkakataon talaga, sinusubo kayo mag-asawa kung hanggang saan ba yung pasensya mo. Kainis. Charot. Medyo sumisigaw-sigaw pa nga ako dyan na intayin niya ako pero wala na talaga. Napakalayo niya na. Kala ko nga naririnig niya ako kasi nagtigil siya. Yun pala meron nasa unahin niya kaya siya biglang nag-minor. O diba, hindi pa siya titigil kung wala siyang mababangga. Hindi to pwede mag-drive. Napakakaskaserong tao. Charot. Pero okay lang, na-enjoy ko naman itong rides na to at ito nga talaga yung gusto ko ngang tin-try. Medyo nakakakaba nga lang dahil bigla ka magugulat sa mga pagliko-liko na part. And then, kaya pala Razorback ang tawag dito ay dahil nga sasakit ang iyon likod, ganon. Charot. Pagtapos naman ng rides namin, nandito nga kami ngayon sa Alpine Village. Ito nga yung pinaka-last stop mo kapag nag-ride ka doon sa Razorback Coaster. Dito, tuwan-tuwa na naman nga po si Pawpaw dahil nakakita na naman siya ng playground. Hindi na talaga kami dyan ng kapag ikot-ikot dahil nga nagtagal na kami dito sa may playground. Pwede nga din mag-stay sa mga cabin na yan at tinatawag nga nila itong mini Switzerland. Kita ko nga dati sa internet na kapag Pasko, sobrang ganda talaga nito. Check nga din dito si Mon kung may available pa at hindi nga kami dito nakakuha. At buti na nga lang walang available kundi baka naman hindi na nga ito matulog si Pawpaw at doon na nga tumigil sa may playground. Itay lang namin dito si Ninang Lady at after nga nun ay pumunta na nga ulit kami doon sa may Dahilayan Adventure Park. Kapag babalik ka nga doon ay kailangan mo nga ulit sumakay ng shuttle. Lumiretso nga kami dito sa photo booth para nga makapagpa-print nung picture namin dito nga sa zipline. Pinakita ko nga kay Pawpaw at nakakatuwa nga yung reaction niya. Hindi ko nga alam kung natutuwa ba siya, basta umi-smile lang siya. Niyaya ko nga si Mon dito sa labas para nga tumingin pa ng iba pang makakain. Wala na kasi kami ding mabilhan dun sa may loob dahil nga mga sold out na. Malapit na nga din magsara itong park kaya naman kahit sa labas ay ubusan na nga din ang pagkain. Dito na nga kami pumunta sa loob ng restaurant at dito na nga rin namin kakainin itong mga binili namin. Nagugutom na nga daw ito si Pawpaw at gusto ngang kumain ng pansit. Pansit nga lang yung in-order namin dyan at napakadami naman pala. Pagkatapos nga namin kumain, naglakad-lakad muna kami dito sa may baba. Pupuntahan nga namin yung sobrang daming vintage car. Nakahilera nga lang dyan lahat sa labas ang sasakyan. Pwede ka dyan magpa-picture, hawakan mo siya at enjoyin mo nga at magpiling mayaman ka ganun. Kung ikaw nga ay isa sa mahihilig sa sasakyan, nako, sulit na sulit ka na nga dito. Mag-only picture ka na nga para marami ka ding pang story. Sure. Nakita ko pa nga itong sasakyan, Scooby-Doo. Meron din pala dito restaurant na vintage style nga din yung atake nila. Then itong
Jesse's Diner ay part na nga din ng Dahilayan Forest Park. After nga namin dun sa baba, nag-shuttle ulit kami at pumunta na nga kami dito sa Dahilayan Forest Park. Magkatabi lang naman ito ng Adventure Park, kaya naman malapit nga lang din. Natuwa na naman nga itong si Pau Pau at hindi na naman nga mapigilan dahil nakakita na naman nga ng playground. Restaurant na nga rin dito at mas madami nga ditong kumakain dahil mas marami sila ditong mga choices. Dito nga kumain yung mga kasama namin, kami naman nag-take out lang at sa room na nga namin kakainin dahil busog pa naman kami. At paano friends, yun lang muna ang kwento ko today sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye!